paano mag-move on sa isang matinding breakup? Kung iniwan ka ng boyfriend mo at girlfriend mo at hindi ka pa nakakapag-move on, huwag na huwag kang aalis. Panoorin mo to. Again, welcome sa channel namin na Team The Jesus Rich. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pwede nyo pong i-click yung subscribe button. Mayroon po nasa bottom left. At pasama nyo na rin po yung notification bell para at least kung meron po tayong mga bagong motivational and inspirational videos, and update po kayo. And then kung nakunod nyo naman po, pleasure nyo naman po sa mga friends natin and family. And for sure, sobrang dami nyo pong matututunan. Yun na nga! Magtuloy-tuloy na rin po tayo. So, ang topic po natin today is paano ka or paano mo mag-move on sa isang napakatinding breakup yan. For sure naman, karamihan talaga na pinagdaanan yan. Siyempre, mga single, hindi naman. So, nandito na nga raw tayo sa season 3 ng lockdown natin. Yun. Nagkaroon ng extension. Sabi nga ng kaibigan ko, meron daw apat na mahirap gawin itong panahon ng ECQ. Yung number 1 daw, yung dumabas ng bahay. Siyempre, ang hirap lumabas, lalo na kung wala kang quarantine. Pangalawa daw yung mag-diet. Yan. Panay sardinas na yung laman ng tiyan natin at nudas. Pero syempre, maraming salamat sa gobyerno natin. Pangatlo, ito yung mag-ipon. Ang hirap mag-ipon ngayon. Syempre, wala kang trabaho. And pangapat daw, ito yung mag-move on. Napakahirap mag-move on. And ang maganda dito is nag-ask tayo ng mga tip sa mga friends natin kamag-anak and random people kung paano ba sila nag-move on sa isang matinding breakup. Pero syempre bago tayo magtuloy-tuloy, ang maganda dito ay mapapanoorin tayong short clip. Ito yung mga famous breakup sa pelikula. Ito maganda to, classic to. Tingnan natin. Yan. Julina to and Marvin. Julina Marvin. Sabihin mo sa akin kung bakit. Pinandilata na. Pinasaktan kita, sampalin mo ako. Ito yung mga famous love team dun Ito yung panahon na natin. Lahat ng kaibigan mo ako Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. Yan yung mga bagsakan ni Jolins na. This is all I ever. May gusto kasi si Jolina kay Marvin pero... Your best friend. Si Marvin mayroon ibang gusto. May girlfriend siya iba. Buhay mo, may problema ka. Nagkasunod. Nagkabigay ng advice. Tagalod. Tagagawa ng assignment. Yan ang mga role ng best friend. Kaya magkalunit ka. Kaya ang hirap magligo ng best friend. Nagkatanggap ng kahit ano. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Yes. Sorry ah. Kung wala na kayo mapanood, panoorin nyo itong movie na to. Ang title nito, Loves Kita, Okay Ka Lang. So, mga classic love team to ni Jolina. So, tapos ni Kuya Marvin. So, ay nako, kaya nga, ang hirap talagang magmahal ng best friend. As much as possible, di ba? Pero ang dahil talaga nagkakatuloy na mag-best friend kasi nag-start sila sa friendship. At, ayan din yung nakakalungkot pag galing ka talaga sa breakup or nag-break kayo. Yung isang mga nawawala, yung friendship. Yung bigla na lang talaga kayo hindi nagpapansin na. And the good news, tingnan natin yung mga paano ba talaga nag-move on. Itong mga kaibigan natin. Paano, yung mga tips nila. Paano sila nakapag move on sa isang napakatinding breakup. Yan na. Sa una, mahirap kasi lagi mo iisipin yung pain Pero once na nireveal sa'yo ni Lord kung anong purpose ng pain na yun, unti-unti mong maiintindihan, tapos unti-unti ka na rin maihil. Ang laki din ng part ng church kasi siya yung nagre-remind tsaka nag-encourage sa'yo. Mag-move on sa matinding breakup. So una, I grieve. Second, in-accept ko yung situation. Third is, forgive ko yung person na yun and yung sarili ko. Fourth is self-care and I focus on myself. Paano ako nag-move on sa isang matinding breakup? That's a tough one. Anyways, siguro kung dating ako yung tatanungin, siguro uminom ako ng uminom, lumabas ako na lumabas, I would have done stupid things, honestly. Pero, ngayon that I'm living for Christ and I got back kay God, it's one thing, surrender everything. You just have to fix your mindset na people come and go and Jesus will
will have someone better for you. Yung taong hindi ka sasaktan, yung taong hindi kayo maghihiwalay. Kasi yung love ni Christ is yung magbabay sa inyong dalawa. So, yun lang. Friends, tip lang ah. Kung meron ka ng boyfriend or girlfriend, as much as possible, wala ka ng best friend. Best friend, lalo na kung opposite sex. Mas maganda talaga, siya talaga yung best friend mo lang. Kung sino yung girlfriend o boyfriend mo. Para at least, kung meron kayong problema, eh hindi mo na siya nasasabi sa iba. Sa kanya na kagad, direkta. Kung nasasaktan man siya, eh okay lang. Eh paano kung hindi mo nga masabi sa kanya or hindi kayo magkaintindihan? As much as possible, mas maganda eh sabihin mo sa parents mo or parents niya. Kasi sila yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan niyo. Or as much as possible, meron kang mga mentors sa relationship niyo. Ayan, at least magtuloy-tuloy tayo, clear tayo. Ayan, ito pa, maganda tong, ewan ko kung karamihan na panood na to. Ito, ito maganda tong, ano pa, bagsakan nito. Ito. Yung isang mga pinakamabigat na scene eh. May sensor to, pero yaan na natin. Ayan yung sensor, pero yaan na natin. Kaya so much as possible, huwag kang iinom eh, pag, ano ka eh, galing ka sa breakup. Huwag yun ni John Lloyd, no? Darn! Ito yung marami, kahit pa ulit-ulit mong panoorin eh, uulit-ulitin mo dahil nakaka-relate dyan. Ang sakit-sakit. Sorry, medyo naguling mo ako. Sino pa ba hindi makapanood niyan? Very classic. So, ayun nga, syempre, napakasakit talaga pag galing ka talaga ng breakup. Pero, alam mo, mostly kasi pag nagaling ka sa breakup, eh, dinadaan sa inom, dinadaan sa kuna. Guys, tip lang ha. Kung galing ka sa breakup, tapos inaaya ka ng mga kaibigan mo na uminom or mag-chicks, ay, naku, mag-ingat-ingat ka. Hindi mo mga kaibigan yung mga yan. Sabi nga ng Lord, always nire-remind us sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Eh, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Yeah, be very careful sa mga sasamahan mo at sa mga gagawin mo. Kung inaaya ka ng mga kaibigan mo sa mapapasama ka, eh hindi mo sila kaibigan. The way I moved on from breakup is through acceptance and forgiveness. It gives so much peace in me. And the verse that helps me a lot is delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, si Lord muna. And I also come to realize that yung happiness natin and yung joyfulness ng heart natin should not be dependent on the person you have a relationship with. So, dapat kay Lord lang muna tayo nakafocus. So, ano yung ginagawa ko after breakup? Syempre, I don't want people to feel na I'm devastated of what happened. So, I keep myself occupied. One of the things I need to do more, like, do more work, do more workout, gym, basketball, hang out with friends. So, parang, I don't want to linger on the things that didn't work for me. How to move on? At first, it was really hard to accept the reality. But with the grace of God, nothing is impossible. First, pray for acceptance. Second, pray for peace of mind and peace of heart. Third, ask God to help you to forgive. And lastly, learn to love yourself and know your worth. Huwag kang bibitaw kay God and always follow His will. Paano nga ba mag-move on sa isang matinding breakup? So basically, ang masasabi ko lang dito is I've been to also a lot of breakups as well. And yung unang-una talaga, yung matindi. One thing that I would like to share sa inyo lahat is really, you really have to accept it. You have to accept that it's over, it's done, not coming back anymore. So,
masasabi ko lang just is basically accept na wala na kayo and learn from it. That's one only thing that I can say na magbibigay sa inyo ng confidence that what are the things or lessons from your past relationship, bakit hindi nag-work out. So don't play basically the blame game or don't feel guilty about yourself. It's a matter of fact that we are not perfect. So yun lang, hope you learned something from this. So ayun, magtuloy-tuloy tayo, grabe. Ito, napaganda itong yung third video natin. For sure yung tayo makaka-relate nito. Panorin natin. May mali ba sa akin? Liza. Pangit pa ako. Pangit pa ang katawan ko. Pangit pa yan? Kapalit-pangit pa ako. Then why? Bakit mo ako nakakakalit? Kita mo yung galit? Kalimba. Ganyan tayo pag naano eh, no? Yung sasaktan eh. Parang naipon. Yari si Enrique. Alam ko, gano'n ba yun para sa akin? Pero ang hirap, no? Na makita natin yung mga partners natin na tayo yung naging reason kung bakit natin sila nasaktan. Yung ganyan umiiyak sila. Ang hirap niyan. Kaya hanggat maaari, wag mo. Ako. Hindi mo ko sasaktan. Yung mga pangako, hindi napapako eh. Pangako na pa ako, hindi sasaktan, pero nasasaktan. Ang hirap yung ganyang feeling. Pero nakita mo yung galit ni Liza. Yung feeling na na-tridor siya, iniwan niya sa ere. Diba? Habang ginagawa ko itong video na to, marami pa rin ako mga nakausap ng mga friends na hiningan ko ng mga tips. Sabi nga nila, hanggang ngayon palaga, hindi pa sila nakaka-move on kahit na ilang months or years na yung nakalipas. Kasi nandun pa rin daw yung galit. Nandun pa rin yung regrets na sana nagawa nila to, nandun pa rin sana yung nakapag-sorry sila pero nawala na sila ng chance or naduduwag or nandun pa rin yung feeling na panghihinayang. Tapos nandun yung lalo na yung feeling na iniwan sila at tinraidor ang iwan sa ere at nag-iisa na lang sila. Ay guys, ito yung feeling na hindi sinasabi nga ng Panginoon na iwan ka na ng lahat, iwan ka na ng mahal mo sa buhay. Pero ang Panginoon ay kahit kailan, hindi ka niya iiwan. At hayaan mo ang Panginoon na mag-fix kung ano man yung nabasag sa'yo. Sabi nga dito sa Psalm chapter 34 verse 18, let me read to you. Siya yung pinaka verse of the day natin. The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Hayaan mo ang Panginoon na magpagaling. Hayaan mo ang Panginoon na magbuo ulit ng nasira mong sarili. Sabi nga, lagi natin is, i-let go mo, but let God. Let go, and let God. Ano ang move on? Wow, tagal na nun. That time, sa tuloy ng mga kaibigan ko, ng family, then marami nung nakilala along the way. Tapos, yung iba, aware sila na nasa pasok ng meeting or may ba hindi. Pero natulungan pa rin nila ako. Tapos, just kept myself busy. Then dahil may iba, naging mature. Actually, ang sagot talaga dyan ay makahanap ka ng bago. Wala nang keme-keme, yun talaga eh. Ang kaso mo, hindi mo naman pwedeng madaliin kasi ang magiging ending mo, another breakup ka na naman. So, just focus on your family, career, and friends. Hindi mo mamalayan, nandiyan na pala sa tabi mo yung right person. Hello. So, ganun. Girlfriend ko siya since 13 years old ako. And then, after 5 years, we broke up. May pinag-uwayan, so medyo malalim. And then, paano ko nag-move on? Nag-move on ako dun sa nangyari. But I did not let go of her. So, luckily, after 13 years, mag-isawa na kami ngayon. That's how you move on. It's actually hard. It's easier said than done because ang tao, iba't iba ang level ng emotional capacity, if that's the right term for that. But I think what would work is to surround yourself with the right people. Yeah. Talk to the right people, talk
to those who will not just say yes to whatever you will say, but also have the courage to disagree. It's a very important kasi we don't want those who just agree to whatever we will say, diba? Kailangan natin ng mga taong pambalanse ng buhay natin. And also, if you keep those people in your life, someone will push you or motivate you to be successful. If nagtatrabaho ka, keep yourself busy, work harder, be successful. And kung estudyante ka naman, study harder. Because I think there's no other way to deal with this matter but to create something positive about it. You just have to make yourself better. Ganon. Kasi at the end of the day, kung hindi mo tutulungan yung sarili mong hilahin yung sarili mo pataas, ayun, at the end of the day, it's not the person who caused you the pain. It's ikaw. Ikaw ang talo in the end. Kasi, wala. You will be stuck there forever. Little progress is still a progress. So, yeah. I hope it helped. So, ayun, sana nag-enjoy po kayo sa mga videos po natin. Sa mga tips na binigay po ng mga kaibigan natin na kung paano sila nakapag-move on sa isang napakatinding breakup. So, let's go for the last video. Ito, nakaka-excite na naman to. Panoorin natin. Catherine. Hindi ka honest. Kasi kinala mo ko eh. Oo, ganyan yung mga babae. Alam mo, nasabi mo lang yun. Kasi pagod ako. Kasi mga babae, gulo. Dati may team dyan, eh, no? Kailangan talaga sa ulanan, no? Pero ganyan yung mga gandang ano, scene sa ulan. Iniwan ko lang. Sorry, dahil comment. Iba yung pagmamahal ko. Tama. How could you give up so easily? How did you not find a reason to stay? Hindi ko naiintindihan ang English. So, ayun. Sorry. Grabe. Bigat na naman ng batuhan. So, yun nga. So, isang relationship talaga, dumarating talaga yung napapagod. Diba? May papapagod na isa or both of you. Yan, English ha. Both of you, napapagod talaga. Pero, hindi naman siya sa mga mabigat na reason din talaga para, syempre, iwanan mo. Kaya nga, sinasabi natin na, ang true love is not all about emotions. Eh. It's all about commitment. Not only commitment. Ha. It's all about an unconditional commitment. Kaya yun yung true love. Sabi nga, di ba? True love is an unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, which may require sacrifice resulting in God's glory. That is true love. Moving on, first, you've got to be thankful that you got out of that toxic relationship. Yes, girl, it's not the right one for you, okay? You're gonna grieve. It's part of the process, but don't stay too long on it. And then, you have to pick yourself back up, educate yourself, focus on becoming a better person, focus on your studies, focus on your career, and the right person and in the right time will fall back into your place, okay? And don't be marupok. Siguro on a Christian's perspective, it's when you come to realize that everything happened for a reason and it's inevitable and it's not according to God's plan. Siguro that's the very reason kung bakit ako naka-move on, that I've accepted that the Lord wanted much better for me. Hi guys, I'm Rich of the Team Dan Jesus Rich, and welcome to our YouTube channel. Believe me when I say that I know how painfully it feels when you are with a very special person in the past for 5 years or worse 10 years, and in the end you two broke up. And it gets more difficult when you know that in the first place you were the one who initiated that breakup. Right? I know how it feels. So how did I manage to move on? How did I ever move on? A few years ago, when I was still allowing those
inches of regrets to infiltrate my mind, maybe because of memories on how great the guy was, or how good the relationship was, or how sweet you were with each other, things like those. I tried countering those thoughts with the negative things about the person. I tried thinking of the bad things about the relationship. Because in nature, positive things are annihilated by their negative counterparts. These two cancel out each other, especially when they have the same magnitude. So as a result, you would be left with a blank space in your mind, precisely. So what do we do with that blank space? You don't want that blank space to stay empty for long, or else those negative thoughts, those regrets will come back stronger, and you don't want that to happen, do you? So what did I do? I tried filling up my mind with things that will make me more productive, things that will make me a better person in general. Ever since I've been listening to biblical preachings, I've been listening to good music, been making more friends, especially with those who have the right mindset. I've been working hard, of course. I've been studying at the same time. I've been conducting business. And most importantly, I've been encouraging other people who were in that same situation as I was. You know, in the absence of bigger things in our lives, small things become big to small minds. You know what I'm talking about. So, in essence, I took off my focus from the past and I diverted it to bigger and more important things in my life. So that's how I was able to move on. I urge you guys to always pray about your situation. It will help a lot. And please be kind to yourself. Allow yourself to go through the process, because it is indeed a process. Allow these processes to motivate you. Allow these processes to build up your character, not the other way around. Okay? So that's it for me for now. I hope you learned something. Thank you guys for listening. God bless you. Sana po ay nagustuhan niyo po yung video natin. And then kung meron po kayong mga comment or suggestion, eh paki-lagay na lang po sa comment box. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel namin, eh subscribe po kayo sa Team Dan Jesus Rich. Ayan. And again, maraming salamat po sa mga kaibigan namin na nagbigay po or nag-send ng videos na tip kung paano ba talaga sila nakapag-move on sa isang napakatindi talagang breakup. Ayan, maraming salamat po. And alam naman natin na ang isa mga pwedeng mabigat or masakit na maging part na dumating sa tao ay break up. Then sabi nga ng Lord, gusto mo talagang makapag-move on, the first step that you going to do, ito nga yung sinabi ni Jesus kay Peter sa Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Let me read this. Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Ayan. So, nire-remind sa atin na Lord, mayroon man nakagawa sa atin ng tao na iniwan tayo, or tayo man yung naging dahilan, unang step na sinabi niya is magpatawad po tayo. Tayo nga ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan natin. Ito yung after the forgiveness and makapag-start na tayo, makapag-move on. Sabi nga ng idol ko na kaya nga siguro talaga tayo iniiwan ng mga mahal natin sa buhay, may darating na masigit pa na bibigay ng Panginoon para sa atin. Yes. At lagi mo tatanda, may forever sa Panginoon. Iwan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, or kahit ano man, iwan man tayo ng kahit sino, lagi mong tatandaan ng Lord, kahit kailan, hindi nang iwan. At hindi kanya iiwan. Yan ang pinaka greatest love story na binigay niya para sa atin.
Yeah. Again, maraming salamat po. Lagi mong tatandaan na God is good. Grabe, grabe, grabe. Kahit anong mangyari, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Again, maraming salamat po. Thank you. Ingat po palagi. Bye-bye.